Panginoon, patuloy ng kanyang alay. Purihin sa ayawitan at kapurihan at pakailanman. Purihin sa ayawitan at kapurihan magpakailanman. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na misa. At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Sinabi ni Job, "Aking mga kaibigan, ako'y inyong kahabagan. At sa galit nitong Diyos, ako'y kanyang ibinuwal. Bakit ako inuusig? Waring kayo itong Diyos? Di ba kayo magsasawang pahirapan akong lubos? Sana ang sinabi ko ay maitala at maisulat at ito ay magawang isang buong aklat. At sa bato'y maiukit itong mga salita ko upang sa habang panahon ay mabasa ng mga tao. Alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na sa akin ay magtatanggol pagdating noong wakas. Pagkatapos na maluray itong aking buong balat, ang Diyos ko'y mamamalas kahit laman ay maagnas. Siya ay aking mamamasdan at mukha ang makikita ng sariling mga mata at di ng sinumang iba. Ang puso ko ay nananabik at mamasdan ko na siya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako, sa akin ay mahabag. Ang paanyaya mo'y
lumapit sa akin, huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ako ay nananalig na bago mamatay. Masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo ay magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Diyos ay magahanina, talikta ng kanang saya, manalig sa balita niya. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya silang dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayo parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasaka nila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayan, hindi tumanggap sa inyo. Lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa, ay pinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong nalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang iyon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, marahil karamihan po sa atin ay nakaranas ng maglakbay. At ang bawat paglalakbay, merong tinatawag na destinasyon. Pero tandaan natin mga kapatid na ang bawat isa sa atin bilang binyagang Kristiyano at bilang binyagang Katoliko ay tinatawagan ding maging misyonero ng Panginoon. At ang pagmimisyon, ang responsibilidad ng pagmimisyon ay isa ding paglalakbay. Pero alam din natin mga kapatid na sa bawat paglalakbay, tayo ay nagbibit-bit ng mga dalahin natin. At sa isang paglalakbay, ang binibit-bit natin ay yung mga bagay na gagamitin natin doon sa lugar na pupuntahan natin. Pero mga kapatid, sa ating ebanghelyong napakinggan, hinayo ni Jesus ang 72. At sinabi sa kanila ng Panginoon, huwag kayong magdala ng anuman, ni supot, ni panyapak, ni lukbutan, huwag kayong magdala ng anuman. Parang isang malaking kabalintunaan na sa isang paglalakbay at yung nagpalakbay sa iyo, nagpahayo sa iyo, sasabihin kang huwag kang magdala ng anuman. Parang sinasabi sa isang sundalo, ikaw ay sasabak sa isang gera, pero huwag kang magdala ng baril. Pero bakit kaya ganun ang sinasabi ng Panginoon? Dahil gustong ipaintindi ng Panginoon na sa ating paglalakbay, isa lamang talaga ang mahalaga. At anong mahalaga sa buhay natin? Hindi kung ano-anong mga bagay, hindi kung ano-anong mga ari-arian, kundi ang mahalaga ay pagkakaroon kay Jesus sa ating mga puso. Minsan, aminin natin o hindi, sa ating mga paglalakbay, ang dami nating binibit-bit na hindi naman talaga mahalaga. Kapag kayo po ay pupunta sa ibang bansa, hindi ba inihahandaan niyo yung mga bagay na mahalaga? Minsan hindi na kayo magkaugaga na bitbitin yung mga maleta sa sobrang daming binibitbit. Pero pag-uwi ng tahanan pagkatapos ng paglalakbay, pagtingin niyo doon sa mga bitbit niyong gamit, hindi niyo naman nagamit. Kasi baka naman talaga hindi mahalaga. At sa buhay ng isang Kristiyano, tanggalin natin yung mga bagay na hindi mahalaga upang maging magaan ng buhay. At ang isang magaan na paglalakbay ay pagkakaroon kay Jesus. Dahil kung nasa puso natin sa Panginoon, wala na tayong tinatawag na mga excess baggage, kundi sa ang Panginoon, ang mahal na pong Jesus Nazareno, sapat na. Kaya kapag tinanong po kayo, sino ang pinakamahalagang bitbitin natin sa paglalakbay dito sa ating buhay? Walang iba, kundi si Jesus. Pangalawang bagay, mga kapatid, mapapansin natin na doon sa Ebanghelyo, sinabi ng Panginoon, sila ay ipinahayo niya ng dala-dalawa. They were sent in pairs. Pero kung tutuusin sa paglalakbay, minsan mas magandang maglakbay ng mag-isa. Di ba? Wala kang pasanin, wala kang iniisip na kasamahan. Pero bakit kaya ang sabi ng Panginoon, kayong maglakbay ng dala-dalawa?
Dahil marahil ang gusto ng Panginoon na sa paglalakbay ng dala-dalawa, merong tatapik sa iyo sa mga oras na ikaw ay nanghihina na sa paglalakbay. Merong tutulong sa iyo sa mga pagkakataon na ikaw ay nahihirapan na. Merong magtatama sa iyo sa mga pagkakataon na ikaw ay nagkakamali na sa iyong paglalakbay at pagmimisyon. Kaya sa isang paglalakbay, dapat isama mo ang iyong kaibigan. At bilang isang kaibigan, ikaw ang tutulong sa inyong paglalakbay. Bilang isang kaibigan, ikaw ang magtatama kapag nakikita mo na ang iyong kaibigan ay meron ng pagkakamali sa kanyang paglalakbay. Because we should never travel alone, but we should always travel along. Sa paglalakbay, hindi kailangang mag-isa. Sa paglalakbay, kailangan dala-dalawa. Mga kapatid, ang buhay po natin ay paglalakbay. Ang misyon po natin ay paglalakbay upang ipahayag ang kabutihan at salita ng Diyos. At ipinapaalala sa atin na kung ang buhay natin ay paglalakbay, hindi natin ito makakayanang mag-isa. Kailangan tayong may kasama. At ang isasama natin, ang kaibigan nating hindi mangungunsinti kapag tayo'y nagkakamali, kundi magtatama at tutulong sa ating ipagpatuloy ang paglalakbay. At pangalawa, ano ba ang mahalaga sa paglalakbay? O sino ba ang mahalaga sa paglalakbay? Walang iba, kundi si Jesus. Mga kapatid, kung tayo'y maglalakbay sa mundong ito upang gawin ang ating misyon, upang gawin ang ating responsibilidad na magpahayag kay Jesus, huwag nating kakalimutan, bitbitin si Jesus. Dalin si Jesus. Isa puso si Jesus. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon ng ani at ipanalangin natin ang mga pangangailangan ng simbahan at ng buong mundo. Ang ating panalangin, basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang lahat ng sumasampalataya naway maging mulat na tinawag ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian ng kapayapaan sa daigdig, manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Tayo naway maging mulat sa ating bokasyon na magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa ating pamayanan, manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga magsasakang nagbubungkal ng lupa, naway biyayaan ng mabuting panahon at mayamang ani, manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nahihirapan sa buhay, naway makilala ang Diyos na nagmamalasakit sa kanila sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya, manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao na nagpagal sa buhay na ito, naway tumanggap ng makalangit na gantimpala, manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming makilahok ng masaya sa gawaing pagpapahayag ng iyong ebanghelyo sa pamagitan ng halimbawa na aming ipinakikita sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong
aming Panginoon. Amen. Magsipo muna. Itong inapayat alak na mula sa'yo muling ihain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay isang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukod. Sa hangad mong siya'y wastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ito ating pagsaluhan ng katawan dugo ni Hesukristo, siya'y ating lakas.
Diyos at ang bulan, Panginoon Diyos nating lahat. Tikman ninyo at mastan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalada ang tao na ang Diyos ang pag-asa. Sa piging na ito ating pagsalubong, katawa't dugo ni Yesu Kristo, siya'y ating lakas at ang bulan, Panginoon Diyos ating lahat. Dugo ni Kristo butihin, hinati ating pagkain, katawang alay sa piging Jesus para sa atin. Sa piging na ito, ating pagsalubong ang katawa't dugo ni Jesu Kristo, siya'y ating lakas at ang bulan, Panginoon Diyos nating lahat. Tikman ninyo at mastan ang kabutihan na Panginoon. Mapalad ang tao na ang Diyos ang pag-asa. Sa piging na ito ating pagsalubong announcement. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba
sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na paikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen, mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, tinitingtuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.